Tanong ko lamang, sa tingin niyo po ba ang buhay po ba ay unfair o hindi patas base sa inyong karanasan po? For me po, unfair ang buhay kasi sa karanasan ko kahit sa bahay, ang unfair kasi bakit lagi yung kapatid ko na lang yung lagi napapansin. How about me naman? And kahit sa ang parte ng lugar, mapapansin mo na ang unfair kasi bakit sa kanya patas, bakit sa akin hindi? Bakit ito lagi nabibigyan ng attention, bakit ako hindi? Pero sa tingin niyo po ba sa iba't ibang tinatahak natin sa buhay, sa tingin mo may kinalaman ng Panginoon kung bakit nararanasan natin iba't ibang mga pagsubok? Yes po, kasi nasa plan po niya ito. I see. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot pagbigyan na lang kayong nag-iisa sa buhay? Kayo ba'y natatakot po? Hindi po, kasi ako naman is introvert person ako and gusto ko lagi mag-isa. Masaya mag-isa, hindi ka, maraming tao lang po talagang hindi sanay dito. And sa pagiging mag-isa, for me, andun ko na ano yung self-reflection, dun ako nakapag-isip-isip na kapag muni-muni. I see. Pero sa tingin nyo, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panunin? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Yes, marami po. Since maraming tao na nag-broke ng trust ko. I see. Pero kung babalikan po natin itong tanong na to, paano nyo malalaman kung isang tao po yung mapagkakatiwalaan? Basic question kasi yan eh. Sa mata, I see. Siguro sa mata po. Kasi sa instinct din, kasi mararamdaman mo naman sa isang tao yun kung dapat ba siyang pagkatiwalaan o hindi. I see. Pero tanong ko naman, kayo ba masayahin ba kayong tao, malungkutin ba kayo sa kalagitnaan na po nitong 2024? Half-half po kasi may mga moments na masaya ako. Tulad ngayon, masaya ako. Mamaya naman magkakaroon ng breakdowns. Pero part naman po yun ang life natin. And for me, it's a normal since pang-araw-araw na buhay na rin naman natin. Pero sa tingin nyo kaya, bakit kaya isang tao po'y malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakadahilan kaya? Dahil masyado po sila nag-iisip ng mga bagay na hindi naman talaga nila kontrolado. Pero sabi na maraming Pilipino po, kaya doon sila nalulungkot ay dahil walang pera. Kayo ba'y niniwala dito? Opo, kasi apektado nito yung everyday life natin. Yung mga dapat natin pagkagastusan. Halimbawa, sa school, paano to, ganyan. Pero sa inyo personally, kayo ba'y nalulungkotin dahil nakakatawa wala kayong pera? Opo, kasi halimbawa, may gusto kong bilhin sa Shopee, ganyan. Hindi ko siya nabibili. Pero para sa gano'n, edi maghanap ka ng outside hustle mo, di ba? Ito, may iba ko ng konting tanong. May ilig ba kayong manood ng mga video sa social media, magbasa ng mga content sa social media? Kaya may ilig doon? Yes po, super. Since I'm content creator din. I see. Pero sa inyong opinion, naniniwala kayo? Sabi kasi ni isang nag-react na reaction video lang to, like 2 months ago, palawas na po daw ang mga content creator or mga video content o mga vloggers daw. Dahil ang kanyang argument daw, nakakasawa na daw yung mga madalas mapalabas, medyo paulit-ulit daw. Yung iba, pineperahan lang daw nila yung isang content at iba pa, lalawsa daw sa mga susunod na taon. Kayo ba'y naniniwala na palawsa po ba lahat ng video content and content creator sa buong Pilipinas? For me po, depende sa video na ina-upload nila. Kung ang video po na ina-upload nila is walang kapararakan, malalaos po talaga sila. Pero kung ang video nila is may mga kabuluhan, may makukuha kang aral, hindi po malalaos yun basta-basta. Bagkus, masatangkilikin pa ng mga tao yan. Sa inyong opinion, ano bang pinaka-prefer mo na video content na mapanood o yung gusto mong gawin na content? For me, about politics po, since yun naman yung karaniwang issue natin. And sa mga history, dapat hindi po natin kalimutan yon. And sa mga pag-aaral, since maraming kabataan ang kinakailangan nun. And yung mga napapanahong issue po natin ngayon, na kinakailangan talagang bigyan ng pansin. I think familiar naman kayo doon sa isang balita, no? Yung nanalo na 2-time gold medalist si Carlos Yulo, no? Tanong ko lamang, sa tingin nyo ba ang kanyang pagkapanalo at ang kanyang biglang pagiging sikat ay medyo nasapawan dahil merong isang issue na dapat hindi siguro dapat pinapalabas o pinag-uusapan? Sa tingin nyo ba nasira na kagad ang reputasyon itong gold medalist na to dahil sa isang issue? Yes po, yung about po sa mother niya. Yes po, kasi dapat ang mas i-celebrate po is yung pagkapanalo niya. Kung may problema man po sila sa family nila, dapat hindi na po binobroadcast through public po yun. Kasi problema pampamilya lang naman po yun. Dapat sa kanila na lang po yun. Hindi po dapat na, eto, dapat makialam to si Gandot tuloy, lumaki tuloy lalo yung issue nila. Ito, may iba mga kayo doon na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? For me, depende po sa taong kaharap ko. Kung pinapakita mo sa akin is attitude ka, well, attitude din ako. Kung mabait ka, kung ano binibigay mo sa akin, imi-mirror ko lang yun sa'yo.
From 1 to 10, 1 sobrang yung masamang tao or 10 sobrang yung buting tao. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10? Sa pagkamabuti po siguro, 8. And sa pagkamasama, 9. Okay. Pero paano din po malalaman kung isang tao po yung mabuti? Siguro sa isang sa isang bagay na ginawa sa inang taong to, doon mo masusukat yung kabutihan nitong taong to. And also through your lowest siguro, doon mo masasabi na andito tong tao to, so in love na yun and yung pagkamabuti niya is andun po talaga. I see. Pero ganito, may ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lamang po. Hindi po gaano. Hindi. Pero pag sa-search kay Google, nagagawa niyo lagi yan? Yes po. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti isang tao, ay may kinalaman po yan sa ugali ng tao or morally excellent o morally upright. Kung saan dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan po unang matututo ng isang bata. Magsinungaling, isikreto, at pagtakpan pa. Lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnaho po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napulot sa kalsada, biglang hindi na ibinalik, or sa internet na, uy, may bayad nga lang ito, pero may na-download ka libre, pero totoo pag nanakaw pa rin. Kayo ba'y nakapagnaho na kahit anong gamit? Hindi po kasi masama po yun eh. Nasa utos po yun na yung God. And isa pa, kaya ko naman bumili ng mga gantong gamit, so bakit ko gagawin sa iba yun? And bakit, kaya ko naman bilhin tong gamit na to, so bakit ko kukunin sa iba? And nangyari na po kasi sa akin, so ayoko na mangyari sa iba pa. Pero never pa kayo nakapagnakaw? Kaya mabuti po mo, hindi ko kayo pinagdududahan. Huwag lang sana mangyari rin yan sa isang iglap kasi matindi po talaga yan. Nga lang, may mga tao talagang guilty dito. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Magalit? Magalit. Yes. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o hindi naman po? Ano po yung tanong? Sa tingin nyo ba, lalo bang tumitindi ang stress pag po kayo nagagalit o hindi naman po? Yes po, kasi natitrigger yun eh. Natitrigger. Siyempre, imagine nyo, kunwari, kayo ay sinasaktan o binubog na kunwari, siyempre magagalit ka, alam mo po tayong tatawa o nakangiti na ikaw ay nasasaktan nga na. Eh baka baliw na po isang tao na sinasabi hindi siya nasasaktan, pero deep inside, naiipon na pala ang lakas ng na magbuhos ng galit. Ibig sabihin, di natin kailangan pumatay ng tao. Kailangan mo lang pala ay magalit lang isang tao, kaya may natatawag na na-open sa salita. Yun nga lang, eh halos lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan, naglalakad ka lamang, nahulog yung cellphone mo kunwari, na pa OM, insert God's name. Nabanggit nyo na yan? Yes po, hindi ko naman po minsan maiwasan yun, since expression nga po. Curious lamang, bakit kaya mga Pilipino, yan ang madalas sinasabi pag nagugulat? Di ba pwede yung pangalan ng puno, pusa, lugar, bakit ba pangalan ng Panginoon randomly bigla? Since nakikinig din po sa iba-iba, sa ibang tao, then ay na-adapt na po nila. Tanong ko naman, mahal niyo ba nanay niyo? Opo, siya yung nagbigay ng buhay sa akin. So, sobrang mahal ko po si mama. Eh, halimbawa, nagpapalipas kayo kunwari ng oras, wag naman sana biglang napuwing kunwari mata niyo, suddenly. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay OM, insert mother's name. Okay lang nabanggitin niyo yun, randomly? Siguro po hindi. Bakit po? Eh, kasi bad. And hindi naman po dapat, kasi, basta hindi po eh, kasi, well, maaari yung sasagutin iba, weird. Pero ang totoo, hindi nyo gagawin yan kasi disrespect yun. Nakakabastos yun eh. At hindi talaga ugali ng Pilipino na ganun-ganun lang. Kung meron tayong respeto sa mga mahal natin sa buhay, sana meron rin tayong respeto sana sa Panginoon. Na siya naglikha ng mundo sa mabuti at hindi sa kasamaan. Yun nga lang, nasana yung mga Pilipino, katulad natin, na pag nabibigla ay nababanggit talaga. Yun nga lang, nadudungisan tuloy ang kanyang pangalan. Yun nga lang, ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, halos lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, ito na lang ilan ng sa maraming tanong, di ko hinusgahan, di ko kayo sinisaraan. Ito po ay para naman, kung tayo po isang mabuting tao, kasi ako rin po ay sinasagot ko rin yung mga yan sa aking sarili lagi mga tanong na yan. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamatay, hindi po ito pananakot, at harap po tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o inasati po kayong tao? Guilty po. Saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Depende yan since may judgment day naman po. And si God lang po makakapagsabi nun. Wala pong pwede makapagsabi nun. Okay, understand. Pero bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa.
kunwari may isang kriminal, sabihin natin nagnako siya ng pera sa bangko. Nauli siya ng police at ito po sasabihin niya sa judge. Sasabihin niya, judge, guilty po sa nagawa kong kasalanan. Pero hindi po sigurado, kayo na po bahala kung gusto niyo husgahan dito. Pero sasabihin ng judge, dapat alam mong kulungan pa rin ang itatapon siya. Diyan siya itatapon kasi kailangan niya pagbayaran kahit ano pa ang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Kasi may ibang kriminal, argue nyo, hindi sa niniwan sa kulungan, pero ang reality is still the reality. Andun pa rin kulungan, kailan pa rin siyang itapon. Ngayon, ang Bible po, ang salita ng Panginoon, sinasabi, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, lalo na sa 10 utos ng Panginoon, may nalabag na isa, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karunungan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang po yung impyerno. Simple lamang tanong ko lang, kayo ba personally nag-aalala sa sinasabi ng Bible, maaaring kayo ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayo, tayong lahat. Kasi may nagwa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba nag-aalala po? Hindi po. Bakit po hindi? Kasi, hindi ako nag-aalala kasi si God naman po bahala dyan. And alam ko naman din po sarili ko. Kung sakali mo saan ako pumunta ay tanggapin since madami din naman po nagawang kasalanan. And half mabuti, half bad. Mm-hmm. Ano ko lamang, ang Panginoon ba ay nagsisinungaling kailanman? Bakit po? Dahil siya po yung mismo lumikha sa atin. And siya rin po yung nag-build ng rules or ng utos na bawal magsinungaling. Exactly. Kaya nga po sa dictionary, doon po pinasok ang salitang perfect. According sa mga eksperto po kasi, ang salitang perfect po ay ginamit bilang alintulad sa karakter ng Panginoon. Pero hindi nila ginamit as a sentence sa mga tao. Kaya nga po ay pumasok ang salitang imperfect. Ibig sabihin po, kung ang Panginoon po ay nagsisinungaling, edi wala na pala tayong standard. Gulo na po ang buhay natin. O baka nga wala na tayo dito sa mundo na ito. Kasi siya, hindi rin siya perfect. Pero siya po ay perfect kasi alam niya na lahat ang sinasabi niya sa Bible ay totoo. Never siya naggumawa ng kasalanan at never siya nagtukso na ang tao ay gumawa ng kasalanan. Kundi tayo lang po ang gumagawa ng desisyon natin. Kaya pag sinabi ng Bible na itong sinasabi niya, 100% totoo po yun. And whether we like it or not, dapat tayo mag-alala. Yes, hindi ko po kayo kilala, pero wala naman siguro masama kung magbigay ako ng mabuting intention dahil po buhay ang pinag-uusapan natin. Tanong ko lamang, kayo ba yung natatakot po sa kamatayan? Hindi po. At bakit naman po? Kasi lahat naman po tayo pupunta doon. At nagmula po tayo sa likabok, so matatapos din tayo sa likabok. Mm-hmm. Pero kung bibigyan ko pagkakataon mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang taon na gusto mo magtagal dito? Wala pong specific na taon. Basta ang gusto ko lang is, bago sana ako mawala is, masuklian ko yung hard work ng parents ko. Especially po si Papa. Mm-hmm. Like 100 years kung kaya? Siguro po. Basta masuklian ko yung Papa. Pero tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Si God lang po nakakaalam niyo. Exactly. Hindi ko kayo tinatakot. Huwag naman sana bigyan pag-uwi niyo. Bigyan na lang kayo maaksidente ng sasakyan. Takmaling kayo ng aso sa ulo, hindi natin alam, pwede mangyari yan. O wag naman sana, bigyan na lang po kayong pagtripan ng mga tao sa paligid kasi akala nila, kamukha ka daw ng kaaway nila, mistaken identity. E dito po sa Pilipinas ay talamak po na maraming kabataan na mamatay, hindi po sa sakit, mistaken identity. Hindi naman po ito isang video game na pag namatay may extra life, papalik ulit sa pinanggalingan, wala pong ganun. Ang problema, maraming pong tao ang tila, hindi na naiintindihan ito na may nasapak lang silang tao, yung pala, mali pa lang ang kanilang kaharap, buhay na agad ang kapalit. Huwag naman po sana dahil ang buhay natin ay maiksi lamang. Oo, maaaring may mga tao na, hindi ka natatakot sa kamatayan dahil lahat po tayo darating. Pero of course, lahat rin po tayo mag-alala kasi po, buhay po talagang pinag-uusapan. At sabi kasi sa Bible, dapat po natin makita na lahat po tayo ay mamatay at i-judge ng Panginoon sa pinagawang kasalanan. Ang masakit po dito, sabi kasi sa Bible, walang sino man ang mabuti kahit isa. At titingnan natin ang Panginoon ang mga nagawa nating kasalanan. Ang problema, pag nakita ng Diyos yung ating mga nagawang kasalanan, automatic, guilty talaga tayo. Lalo na sa inyong puso at isipan, wala akong alam kung ano na sa inyong puso, kung ano na sa utak nyo sa ngayon. Panginoon lang po, nakakaalam po niyan. Kaya ang mahirap po dito, lahat hindi pala lampasin po ng Panginoon kasi siya po ang standard. At bagaman nakapag-alala talaga, yan ang justice, pwede magbago ang lahat kapag narinig natin yung salita na to. Narinig ba yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Yes po, pero matagal na po. Ano kasi Tagalog ng mercy? Any idea?
awaan. Kayo ba'y lagi humingi ng awa araw-araw? Araw-araw is hindi po. Madala, minsan lang, minsan. I understand. Kasi lahat po tayong tao gusto natin, pag may mga suliranin o problema tayong gusto nga maayos, unahin natin muna yung tayo mag-solve ng problem. Pero sa mata po kasi ng Panginoon, pag po tayo hingin ng mercy, ibig sabihin, yan ay kapalit na upang tayo po yung magpapakumbaba. Unti-unti tayo hindi namumuhay sa kasalanan at higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin, pag po tayo humingi ng mercy sa Kanya, alam ng Diyos na kailangan natin to upang hindi tayo mapahamak. Dahil ito na po ang magabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Binigay po si Jesus, which is para maako po yung lahat ng kasalanan ng tao. So yun nga, tayo po natin makasalanan din sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Pero yung ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binigay siya po yung kanyang buhay dahil gusto niya pong magmalas sa akin. Ang kanya pong pag-ibig na nilabas niya doon ay unconditional love. Pag-ibig na walang kapalit. Maari siguro nararanasan natin yan, hindi natin siguro nararamdaman. May mga tao na ayaw nila siguro na mayroong kapalit. Gusto nila magmalasakit at iba pa. Ang problema, si Jesus, bagamat alam niya ang ginagawa niya, alam niya rin na kapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung at siya ay nagkatawang tao, at siya rin ay Diyos. Alam niya na mga tao ayaw nila ng katotohanan. Gusto niya sila masusunod, kaya yan yung dahilan kung ba't siya ipinako sa krus, tinorture at namatay siya doon. Pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Parang isang kriminal, pwede po siyang palayain kung may nagpiansa. Nag-ibig salitang piansa? Yes po. So yun yung pagbabayad ng danyos. Makakalaya ang isang kriminal at magiging ordinaryong tao na siya. At hindi po ang ginawa ni Jesus, ang kanya pong buhay naging kapalit upang hindi po tayo ang mapahamak sana. Dahil nga po, ang kabayaran sa tinagawang kasalanan ay kamatayan. Kaya ibig sabihin, lahat po talaga tayo mamamatay. Pero, dahil nga sa ginawa ng Panginoon sa Kristo lamang, meron po talaga mangyaring kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya lamang. At may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig ba yung repentance? Yes po. Ano nga sa Tagalog nun? Ang pagre-repent po ng mga kasalanan natin. Pagsasabi po ng mga kasalanan natin. Other meaning ng repentance. Ano kaya sa Tagalog nun? Not familiar po. Not familiar. Yun po yung ano. Okay, maring familiar ka nga dun sa term na yun, pero ibig sabihin ng repentance or repent is pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto niyo lagi gumaling? Yes po. Halimbawa, pagkayo nagkalagnat, sa tingin mo makakapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre kalokohan yan okay. Kasi hindi niyo ma-appreciate ang malinis sa simoy ng hangin at yung maayos na kapaligiran. So pag po tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag po tayo nagawa ng kasalanan, talikuran ang nagawang kasalanan at pagsisihan lahat-lahat. Babaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoong Tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at tigit sa lahat po, anuman ang pagsumok na pigilan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron po ako mabisa katanungan. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes po. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes po. Kaya binagabasa ng Bible araw-araw? Hindi naman po araw-araw. I mean, may, halimbawa, Monday, yes. Tuesday, no. Pero yung sa tuwing gabi po, lagi po ako nanonood ng mga Bible, yung mga nangyari po sa Bible, yung mga naganap. Mm-hmm. Parang ganito lang kasi yun. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Di ba araw-araw po yan? Walang mintis yan. Kasi pag nagmintis ka, pwede kang magkasakit talaga. Sana rin ganyan din sana kung sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw. May pumuhay natin sana araw-araw. Kasi yan yung love letter niya sa atin. Kaya po tayo dito sa mundo ay dahil sa kanya para makilala natin siya habang buhay. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay sa imperyong pupunta. Kasi yan po ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang good news, maraming po maliligtas. Hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Kapag nagsisinga ang isang tao sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, ay tsak, maliligtas po ang Panginoon, ang tao, hindi sa pagiging mabuting tao. Dahil yun ay sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman.
Kung wala na kayong katanungan, maraming salamat po dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo at God bless po sa inyo. Thank you.